Juror ka, juror siya, juror ako, juror tayo. Palakasan na hindi uso sa bayan ko. Good juror morning. Good juror morning, mga kalahing kayong manggi. Kapwa soberanong Pilipino. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. O pa rin po inyo lagi nakanda maglingkot, Kikilatis Nagari po lamang, at ito pa rin po ating palatuntunan, Kilatis at Panday Lipunan. At syempre pa, ating palagiang paalala at paanyaya, tayo po ay may patriotikong tungkulin na pandayin ang ating lipunan. Kaano man kaliit o kalaki ang ating mayambag or ang maiaambag ng bawat isa sa atin, it doesn't matter. For as long as meron kang naiaambag. Kung wala po, kung wala ka namang maiaambag, mas mabuting i-zipper ang bibig. Pero, hindi mo naman po pwedeng manahimik ka habang panahon. Siyempre, kilatisin mo ang mga bagay-bagay para ang bawat isa sa atin, ha? Hindi ko sinasabing ang ilan lang. O may diskriminasyon. Demokrasya, walang diskriminasyon. Suriin. Magsuri po tayo. Kilatisin natin ang mga bagay-bagay para matalino tayo na makapagpasya at makapagbigay ng ating mga sangkusing kaisipan. Ang ating pupanuntunan, para wala akong maliligaw sa atin, ang pangarap nating mga Pilipino. Pangarap Pinoy! Simple lamang po. Ang pangarap Pinoy ay maging ligtas at maunlad ang buhay ng bawat isa sa atin. Ganun lamang po kasimple. So lahat po ng ginagawa natin pamahalaan ay ilagay, ay idaan ho natin sa ganung panuntunan. Iyan ba ay ginagawa ng nasa pamahalaan ng ating mga pansamantalang inilulukluk sa pwesto? Ang kanila bang ginagawa ay para sa kaligtasan ng tanan? Iyan ba ay para sa ikauunlad ng bawat Pilipino? Yan po ating panuntunan, ho? Pag nakita po natin na yung mga politiko lang ang umuunlad sa kanilang pinagagawa sa gobyerno, aba, that's a no-no-no. A big no-no-no. Kung sila lamang po ang ligtas at lahat tayo ay nasa balag ng alanganin ng buhay, aba, that's a big no-no-no-no. Maging ito pong polisiya ng gobyerno na umaasa sa pagiging OFW ng milyon-milyon Pilipino, that's a big no-no-no. Kasi nailalagay po sa balag ng alanganin ang buhay ng mga kababayan, mga kapatid nating OFW. At nalalagay din sa balag ng alanganin ang buhay mag-asawa. Maging ang mga bata ay napapariwara. Kulang sa gabay, patnubay. So yan po ang ating gawin panuntunan. Ho! Ngayon, isipin po nating mabuti ang tinatawag na rule of law. Ano po ba ang ating pagkakaunawa pag sinabing rule of law? Ha? Yan ba ay kanino dapat i-apply? Ha? Alalahanin po natin, tayo po ay bumuo ng isang gobyerno. Upang kakatawan sa ating mga mitiin, lunggatiin, sa ating mga pangarap. At dalawa lamang po ang pangunahing trabaho ng mga inilulukluk natin sa gobyerno. Siguraduhin ang ating kaligtasan ng bawat Pilipino. At gumawa ng karampatang pakulahakbang
upang umunlad ang buhay ng bawat isa. Ganun naman po kasimple. Sa maikling salita, ika nga. Ang trabaho ng ating mga niluluklok sa gobyerno. So, meron po tayong mga batas. May saligang batas. At nanumpa po sila na kanila pong ipagtanggol, ipagtanggol ang saligang batas, ipatupad lahat ng mga umiiral na batas, at yun po yung pinaka-importante, give justice to every man. Igawad ang hustisya o katarungan sa lahat ng Pilipino nang walang itinatangi. Pagdating po sa batas, dapat pantay-pantay po tayo. Iisa lamang po ang Bill of Rights. 22 rights. Mga karapatan natin nakapaloob sa Bill of Rights. Of course, hindi lamang po yan nagtatapos doon. Kasi may iba pa, tayong mga karapatan na nakapaloob doon sa iba pang probiso ng saligang batas. Halimbawa, the right to suffrage, karapatang bumoto. Maliwanag din po yun na nakalagay sa saligang batas. Pero bagaman hindi yun napasama sa Bill of Rights. No? Doon po sa executive, legislative branches of government, maging sa judiciary, sa lahat ng mga kung tawagin ay constitutional commission, nandyan yung COA, nandyan yung Office of the Ombudsman, nandyan yung COMELEC. No? Ano pa ang nandyan? Sa constitutional commission. May mga karapatan din po tayong mga soberanong Pilipino na doon inukit. At ang pagpapatupad po ng batas ay nakasalalay o pansamantala nating inilapag sa mga kamay ng ating mga ihinalal sa pamahalaan. So, sa madaling sabi, silang ating mga iniluklok sa pwesto ang may kakayanan, binigyan natin ng poder o kapangyarihan para respetuhin ang rule of law. Ano po ang natin nakikita? Malinaw na yung COMELEC ay hindi sinusunod o ipinatutupad, itinataguyod ang rule of law. Abay, bakit? Eh, malinaw naman na labag sa saligang batas ang kanilang mga pinagagawa. Aha. Halimbawa, itong kanilang sinasabing mandato daw nila na ipatupad yung Omnibus Election Code. Aba, malinaw. Malinaw sa sentido komon ng pangkaraniwang tao, pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Ha? Sentido komon ng isang pangkaraniwan o pangkaraniwang mag-isip. Ha? Pangkaraniwan ang dunong na ito pong Section 69. Patay nang nabatas ito. Patay na nabatas dead upon the arrival of 1987 Constitution. Kasi malinaw na hindi po ito makademokrasya. Dito po malinaw na maaring manipulahin at sindikatuhin ng taga-COMELEC, mga ungas I should say, sa COMELEC, yung pitong anim na commissioner at isang chairman. Malinaw na nagagamit nila ang batas na ito upang sindikatuhin, manipulahin at sagkaan ang karapatan ng kahit na sinong mga Pilipino. Ha? And so, sila po mismo ang lumalabag o hindi rumirespeto sa rule of law.
Andali po muna ha, para mas maganda ang ating, okay. Ito yun eh. Andali muna, ayusin natin dito. Go! Let's get ready to rumble! Ayan, nakita nyo naman ha. So, let's rumble! Dapat kasi no one is above the law. At syempre, naandyan yung hukuman. Hukuman. Para siya ang humusga kung ang rule of law ba ay nirespeto, umiiral. Actually, tukuyin na natin ng todo. Five pillars of justice. Yan po nakasalalay o doon nakasalalay sa five pillars of justice ang pagrespeto sa rule of law. Siyempre, pangunahin na dyan yung komunidad. Diba? Ang komunidad ay force multiplier no ng law enforcement. Tandaan po natin, wala pong law enforcement agency magtatagumpay without the aid, without the force multiplier known as the community. Ang law enforcement, ganun din po. Ang law enforcement, nandyan din sa nasalalay sa kanilang mga kamay ang pagrespeto sa rule of law. Nandyan yung PNP, nandyan yung NBI at iba pang law enforcement agencies. Nandyan ang Armed Forces of the Philippines. No? Nandyan yung mga traffic enforcers, yung mga CAFGO at iba pa. E paano? Kung mismong itong PNP ay hindi pinaiiral ang rule of law. Halimbawa, kamakailan lamang si Imelda Marcos. Eh siyempre, meron ng verdict ang Sandigan Bayan. At kaakibat ng desisyon na yon, ang pagkansila ng kanyang bail. Pinayagan po siyang mag-bail, di o mano, dahil wala pa nung nangyari ang krimen na yun, 1968. Hanggang 1986, wala pa daw blunder law. Pero ang alam ko, meron na mga batas na laban sa katiwalian. Hindi lang ako masyadong sigurado dahil medyo humina yung ating internet dito kung non-bailable ba yun. But of course, it goes without saying na palagay ko lang non-bailable yun. Anyway, magpalagay mo nang siya ay nabigyan ng pagkakataon o pribileyo na maghain ng piyansa. Alam nyo, kung tutusin, miski hanggang sa ngayon, lahat naman ng kaso ay bailable. Bailable, kahit na itong mga heinous crime, bailable din po yan kapag ka ang ebidensya no, ha, ay hindi masyadong malakas laban sa akusado. Pero ito, imposible hindi malakas ang ebidensya nito eh. Well, anyway, to cut the long story short, meron ng verdict eh. Hindi nga ba't dapat eh, antimano, ha? Kulong na yan. Pending appeal. Habang siya ay sa Sandigan Bayan, meron pa siyang isang pagkakataon para mag-motion for reconsideration. Pero habang siya ay naandun sa ganong estado, ang kanyang kaso, ha? MR siya, kulong na siya. Di po ba? Pagka iyan ay iniakyat na sa Korte Suprema para iapila kung sakasakaling hindi mapagbigyan ng kanyang MR, nasa kulungan siya dapat. Pero ito hindi. At hindi hinuli ng taga-PNP. At ang sabi ni Albayalde, eh baka magalit eh. Anak ng tukhang naman o oh. Ano ba namang klaseng chip PNP ang meron tayo.
Ngayon, binabatikos nila siya. Naandyan, bukod kay Albayalde, andyan si General Eduardo Anyo, ang acting DILG secretary. Naandyan din ang Senador Ping Lacson. Naandyan din Presidente Acosta, ang POW chief, na bumabatikos doon sa probinsyano. Oh. Ano ba yung ang probinsyano? Yeah, yan ang buo niyang titulo. Isang teleserye sa ABS-CBN. May mga kasabihan na tayo. Matanda na kasabihan. Kung sino yung pumuputak, siya yung nangingitlog. Meron pa isa. Actually, marami yan eh. Pero isa naman sabi, bato-bato sa langit, ang tamaan sana'y mabukulan ng matauhan. Meron ding mismong proviso sa saligang batas regarding onion skin na mga inihalal natin sa pamahalaan. Sabi, eh huwag kayo, hindi kayo po pwedeng magbalat sibuyas. Pagsilbihan nyo ang mga mamayan. Eh, mga boss nyo kami. Yung mga writer na gumagawa ng istorya ng mga plot dyan sa ang probinsyano, mga boss po ninyo yan, ba't nyo ire-reklamo? Hindi po ba? The boss is always right. Hindi po ba? Eh, ba't nyo ire-reklamo? Wala nang mas matibay pa na kalasag sa mga sinasabi ninyong paninira ng puri sa PNP kundi yung katotohanan na nangyayari on the ground. Ngayon, kung sigurado kayo na walang masamang ginagawa ang Philippine National Police o ang ilang mga opisyal na ito o ilang mga nasa rank and file na ito, ba't kayo maaray? Di ba? Ang katotohanan ang pinakadikit ninyong kasangga. At yan ang magpapawalang sala sa inyo. At wala kayong dapat ikababahala. Di po ba? Pero maaray kayo eh. Sa inyong pag-aray, ay tinatanggap nyo na rin lumalabas. Tinatanggap nyo na kung hindi man dikit, hawig, eh baka mas makatotohanan pa yung ang mga plot dyan sa ang probinsya. Tigil-tigilan po ninyo yung pagsisipsip ninyo. Gampanan nyo mabuti ang inyong tungkulin at pagkayan ay ginampanan nyo mabuti, paalala lang, babangot-babango kayo. Hindi naman mga bobo ang mga Pilipino katulad ng gusto nyong nais nyong ipahiwatig eh. Tatalino, magaling mag-isip ang mga Pilipino. At kamukha niyan, tuloy na, yan, babalik natin sa radar ang ating screen. Right? Nulit ko, wala ako kayong karapatan kahit na ikaw pa, Albayalde, ay chief PNP, na ireklamo ang mga boss mo. Tagapaglingkod ka lang eh. Kung totoo, masama loob mo, dahil hindi totoo yung plot, o di mag-resign ka na lang. Pero alam nyo, mga kalahin kayo, manggikap pa soberano ng Pilipino. Naiintindihan natin kung saan ang gagaling ang hugot na ito ni Albayalde. Naiintindihan po natin yan. Maging yung kay Anyo. Kasi itong mga to, mawalang galang lang sa inyo, mga sirs. Nagdudumilat po ang katotohanan, malinaw pa sa sikat ng araw, sa tanghaling tapat, na kayo dyan sa PNP at sa military, ay ginagawa lang kayo mga robot ng mga politikong nasa pwesto. Aminin nyo sa hindi, nagdudumilat po yung katotohanan na kapag hindi kayo sumunod sa kanilang utos,
Kahit na illegal, masisiba kayo sa pwesto ng Diyoras. Kailangan yung sumipsip kung ayaw nyo matanggal sa pwesto o kaya ay maitapon sa timbok to. Alam naman natin kung paano gumagana. Kung paano kalakaran dyan sa PNP at militar. And for that matter, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, kailangan po ninyong sumayaw sa mga palad ng may tangan ng kapangyarihan ng civilian authority sa gobyerno. Kaya huwag na kayo magpalusot. Tanggapin nyo na lang na ito ay hiramin natin yung terminolohiya ng mga ungas dyan sa Comelec, a bitter pill to swallow. Kung hindi pa nangyayari sa Philippine National Police at mga inilalabas, pinapalabas ang probinsyano, magsilbi sana ito sa inyo na babala, na paalala. O pa ngayon pa lang ay gumana ko kayo ng mga karapatang hakbang, mga kalakaran dyan sa pambansang kapulisyahan upang huwag mangyari ang mga ganitong sitwasyon, sistema sa PNP. O ngayon naman, kung ito'y nangyayari na, abay, pagkakataon nyo na. Pagkakataon na ninyo upang gawan ng kaukulang. Let's get ready to rumble! Hindi sumama pala yung isang ano natin. Tama, ligtas at maunlad na buhay para sa ating lahat. Hindi lamang sa ilang mga kawatan bantay sa lakay sa gobyerno. Ayan, so let's get ready to rumble, mga soberanong Pilipino. So nasa na tayo? Nandun pa lang tayo sa mga pulisa. Sa five pillars of justice. So nariyan din po ang, syempre, prosecution. Prosecution. Alam niyo po kung ano missing link sa prosecution, kaya hindi magaling yung ano nila. Magaling yung kanilang performance. Tayo mga soberanong Pilipino. Hindi kasama sa prosecution service. Dapat kasama tayo dyan. In fact, sa lahat ng pillars of justice, dapat nandyan tayo na mga soberanong Pilipino. Hands on. Pagdating sa korte, abay lalo na. Sila na lang lumuluto-luto sa mga kaso. Hindi naman natin sinasabi na yung judge, so lahat ng judge sa mga kurakot, no? O lahat ng judge ay, takot. Pero, ang at stake, pag ikaw ay ang judge, makakalayan kayo mag-iit. Hindi lang buhay mo, hindi lang karir mo, kundi karir mo, buhay mo, at buhay ng mga mahal mo sa buhay. So pag pinapili ka na ano gusto mo, buhay mo, buhay ng mga mahal mo sa buhay, o kaligtasan nyo, may bonus sa pampera. Aba, pag matinukan dyan, sabihin mo, sir, kahit na wala na yung kwan, bakit mo sinisir, iungas ngayong nag-o-offer sa'yo. Sabihin mo, ungas! Kahit wag na yung pera, kaligtasan na lang namin. Pero mali pa rin eh. Hindi po ba? Yung ikalimang pillar ay yung correctional. Ito po yung kulungan kung saan doon nirireforma ang nagkasala sa batas, ang lumabag sa batas. Hindi po ikinukulong ang isang tao na lumabag sa batas para siya ay parusahan per se. Ang atin pong justice system is that of a reformatory. Para siya po ay baguhin. Siya pa ay makabigyan ng pagkakataon makapagbagong buhay. Pero nangyayari po sa atin, pag pumunta ka sa kulungan, anak ng tokhang, hindi ka makapagbabagong buhay dahil nagsisikipan ngayon ng kulungan.
Isipin na lang po ninyo, ang isang kwarto sa mga kulungan, oh, dito pa lang yan, sa mga city jails, ano, provincial jail, municipal jail, na ang kapasidad lamang ay pang 37 katao, abay, sasalaksakan mo ba naman yan ng mga 3,000 katao, 3,000 katao, isipin nyo naman kung anong klaseng kalagayan, sitwasyon ang meron sa mga kulungan. Kaya hindi natin talaga maasahan na itong mga lumabag sa batas ay ating mapagbago. Bali ba, nagdudumilat din ang katotohanan, good morning, my boy, how do you do, my boy, don't have slippers, you wear slippers muna. And then maupo ka dyan sa, ano, makinig ka sa pangingilatis ni Lolo Kilatis. Okay, now, sana ba tayo? Isa pang nagdudumilat na katotohanan, mga kalaing kayong manggi, 93% as high as 93% or more siguro. Ayon yan sa nakausap natin na mga jail warden, 90%+ sa mga nakakulong, hindi dapat mga nakakulong. Sila po ay biktima ng katarantaduhan na sistema ng hustisya sa bansa. 93% nung araw, 70% lamang po sa mga nakakulong ang mga hindi dapat nasa kulungan. Ginagamit po ng ilang mga, maraming mga tiwaling pulis. Ito pong anti-drug law. Illegal Drugs Act of 2001 para sa kanilang pangungutong. At kapag hindi na nakutungan yung kanilang binibiktima, sinasalpak nila sa kulungan. Mayroon pa nga ako nakausap eh. Ang sweldo niya bilang kusinero, prisionero din po siya. Ang tawag nila ngayon dyan, a person denied of liberty. Person denied PDOL. PDOL, person denied of liberty. Sinasa kulungan niya. So siya po ay 12 taon na sa loob ng kulungan. Ang kanyang kaso po, droga. Dinampot ang target kapitbahay niya. Ayong mga pulis, hindi nadampot yung kapitbahay niya. Dinaanan niya sa bahay niya, siya dinampot. Harang wari ko. Yun ang mga tinatawag nilang palit ulo. May nakuha ang droga eh. Pero wala sila nakuha ang tao. Eh, kailangan may droga at may tao. So, siya dinampot. Awa ng Diyos. 12 taon na siya sa kulungan. 2 beses lang kung pumunta siya sa korte o patawag siya sa korte sa loob ng 1 taon. At lagi pang napupuspon. Kaya hanggang ngayon, makalipas sa 12 taon, di pa siya nababasa ng kanyang sakdal. Sipin mo yun. Ha? So yan po mga kalayan kayo manggi. Ang kulang dyan, bakit hindi umiral ang rule of law sa lahat ng pillars of justice? Kasi missing in action ang pinakamahalagang sangkap for the 5 pillars of criminal justice to work. Sino yun? Tayo. Tayong mga soberanong Pilipino sa demokratikong setup, settings. Tayo pong mga mamamayan, ang force multiplier. Tayo po ang tagapagmatyag, mga mata, ilong, tenga, bibig ng komunidad para ayusin ang lipunan. Pero ano nangyayari? Pag may nakita kang gumagawa ng katiwalan dyan, ano madalas sabihin ng ating mga magulang, ating mga kapatid? Pag mga magulang sabihin, anak, huwag ka nang makialam dyan. Mahirap yan. God bless us all. God bless Philippines.